Amen. Indeed, the love of Jesus is so beautiful. And so, magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-ALAB. Kamusta na po kayo? Yan, welcome po sa ALAB World Sharing. And kung ready na po, excited na po tayo to hear and receive what the Lord has prepared for us tonight. Can you type in emoticon, fire emoticon, heart emoticon po sa ating comment box? Yan. So, salamat po. Yan. So, before we begin po, allow us to introduce ourselves. Po, kami po ang makakasama nyo ngayong gabi. Ako po si Kelly. Pwede nyo po akong tawagin Ate Kelly. Ayan. Ako po ay 31 and currently working as a full-time staff dito po sa Crossword Church. At yung mga makakasama ko naman po ngayong gabi. Ayan. Sige, girls. Introduce yourselves. Hello, ka-ALAB. I'm Mehan and I'm 20 years old. I am a third-year college student sa Bulacan State University and ang course ko po ay BS Biology. Hi, mga ka-ALAB. My name is Dane, 22 years old, and I'm a marketing officer and part-time graphic designer. Hello mga ka-ALAB, so ako si MJ, 18 years old, sa nag-aaral sa Dalandana National High School at isang YOM student. Alright, thank you girls. Yan, we are so blessed na nandito po kami sa ALAB World Sharing natin tonight. At syempre po, we would like to thank our pastors, our senior pastors, Pastor Al and Pastora Citas for sending us. Shout out din po sa aming district mentor, hello po, Pastora Amor. Ayan, nakakatuwa po at this is a very humbling experience for all of us po to be with you. Kilalanin po natin siya ngayong gabi sa ating ALAB World Sharing entitled Hated to Love. Alright, so kung meron po kayong mga Bible na hawak ngayon, can you open your Bible with me sa Matthew chapter 9 verses 9 to 13. Okay, Ate Tin, can you help us? Can you read the scripture for tonight? Yes po. I will read the word na po. The calling of Matthew. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him. And Matthew got up and followed him. Verse 10. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? On hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I deserve mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but the sinner. Amen. Amen. Thank you, Ate Tin. So as we have learned from our SP today, sa ating synchronous praying mula pa kaninang umaga, Matthew was the only mentioned in the Bible 7 times. At yung account na binasa ni Ate Tin, yun na ata yung pinakamahabang account patungkol kay Matthew. Pero Ate MJ, yan, sa Ate MJ 1, yan, can you give us a short profile about Matthew? Yes po, Ate Kelly, no? So, Matthew was the son of Alphaeus. Kilala po siya bilang sa tawag na Levi, Levi. So, mababasa po ito sa account na ni Mark, chapter 2, verse 13 to 17, at Luke, chapter 5, verse 27 to 32. So, at si Matthew din po ay isang tax collector, or maniningil po ng buwis, bago po man po siya sumunod at tawagin ni Jesus. Alright. Tama ka, Ate MJ. Salamat. At mula doon sa pagkabasa ni Ate Tin sa scripture at sa short profile from Ate MJ, nakita na natin, no, nagkakaroon na tayo ng impression kung ano, bakit si Matthew ay hated by a lot of people. Kasi nga, he was a tax collector. Yun. Ate Mehan, ano ba yung ibig sabihin kapag tax collector? Yan. Bakit ba kinaiinisan ang mga tax collector nung panahon ni Matthew? Opo, Ate. Kasi po, ang mga tax collectors po, they were considered as an outcast. So, sila po ay tinatawag ng mga hated breed ng mga tao dahil naniningil po sila ng mga buwis ng sapilitan. And especially po pag araw ng mga Sabat. And they served the Roman Empire. Sila rin po ay madalas na nakikipag-interact with the Gentiles. Kaya they are considered as ceremonially unclean people. And
isa pong malaking kahihiyan kapag yung mga Jews nakipag-associate sila sa mga katulad ng mga taong ganito, yung which is the tax collector. But Jesus, he even dined with him. Wow, tama ka, Ate MJ. Thank you for that. Nai-imagine nyo na ba kaalab kung anong klaseng tao si Matthew, lalo na sa mga background na narinig natin ngayong gabi. Pero let's discover tonight and let's learn from Matthew's life kung paano siya tinawag ni Jesus. So, sige po. Tingnan natin ulit sa verse 9. Sabi po dito, yan. Sabi po dito, di ba? As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew. So, si Matthew po, sitting at the tax collector's booth. Sabi ni Jesus, follow me, he told me. And Matthew got up and followed him. So, dito, no, Jesus was just passing by. Actually, galing si Jesus sa pagpapagaling sa isang paralyzed man. Kung na-remember niyo yung story, yung with the four wonderful friends, ayan. So, galing po si Jesus doon and then dumaan lang po siya doon sa may tax collection booth and nakita niya na si Matthew. Nakita niya si Matthew. Pero knowing, no, kanina, narinig natin yung background ni Matthew, sa tingin mo ba, siya yung tipo ng tao na i-approach mo? Or siya ba yung tipo ng tao na kakausapin mo knowing kung ano siya? Ate T, sa tingin mo? Sa totoo lang po, I don't think siya po yung tipo ng tao na i-approach ko, kundi iuwasan ko pa po. Kasi gaya nga po nang nabanggit po kanina ni Mehan, na sila po talaga yung mga iniiwasan ng mga tao. At bakit po kasi sila yung mga dishonest people and sila po yung mga nanlalamang ng kapwa. Kumbaga sila po yung mga sasabihan tayo ng magulang natin na, ay, huwag mo napitan yan kasi ganyan yan. Oo, so, ayun po, iiwasan ko talaga siya, ate. Yeah. Meron ka bang ganung experience, isang personal encounter, or na nangyari sa'yo, na parang isang tao to, parang may bad impression ka na, so parang hindi mo ma-approach? I think ano po, nung elementary po, may mga kaklase po kasi talaga na pasaway or bully. So, sino po talaga iiwasan mo? Kasi syempre, ayaw mo pong ma-influensyahan nila. O kaya baka mapag-tripan ka po nila. So, ayun po. Takot mabully si Ate Tin. How about you, Ate MJ? Meron ka bang experience na parang may bad impression kasi isang tao, so nahirapan kang i-approach or maging kaibigan siya? Ayan, ako po palang MJ. So, ayun po. So, ako po, ayun po. Ako po, ano, way back, siguro po yung junior high school life ko po na, ano, mahilig po kasi ako magtanong ng background ng magiging teacher ko or advisor ko po. So, nung grade 9 po ako, nakita ko po, parang orientation po ng grade 10. So, nakita ko po na, ito yung teacher ko. So, nagtanong po ako sa mga ahead. So, ang feedback po nila sa akin, hala, mababa magbigay ng grade yan, terror yan, hindi yan namamansin. So ako po, parang nagtanim po ako sa isip ko na, hala, paano ko siya, ano po ako, parang maklose po ako sa mga teacher ko. So sabi ko, paano ko po siya i-approach? So parang nagkaroon po ng ano, ng parang may doubt na feeling ko hindi kami magkaka-close kasi madaldal ako, tas siya tahimik. So, ang nangyari po, naging ano po, parang nagko-comment siya, taga-sunod lang po ako. Parang estudyante na teacher ka. So, pero ano po, parang ang maganda po kasi doon, hindi ako hindi po talaga ako nag-alis ng wall. Parang hindi ko po binild yung wall talaga na, ay hindi, sige, teacher ka na lang, terror ka na teacher sa akin. So parang ano, parang naging ka-close ko po siya at later on, na parang mali naman pala yung pini-feedback sa akin. Parang one time po kasi nakasama ko po siya sa Madsai Olympics. So parang nakita ko po doon na ang ano niyo po pala, basta ina-approach. Parang siguro po teacher po kasi siya sa ano, sa classroom, pero parang friendly din po pala siya pagka nasa labas po kami ng classroom. Wow, nakakatuwa naman, no? So, na-break yung bad impression mo nung nakasama mo siya. Ayan, okay. How about Ate Mehan? Yan, sa Ate MJ too. Nakakabis ba kayo? Siguro po, Ate, meron po akong someone na hindi naman po may tuturing na pangit yung naging impression ko sa kanya, kundi kakaiba yung impression sa kanya noong una ko siya makita. And yung taong po ngayon ay nandito,
Alam niyo po kung sino. Ikaw yun, Ate Kelly. Ayan. Ayan, yung bata po ako. Ayan. Una pong kita ko po sa inyo. Ayan, ay sumasaya. Ang galing naman yung sumaya. Pero bata ka pa rin naman at ate. Wow, kailan kaya yun? So, una kong kita kay Ate Kelly, ay, napakagaling naman sumayaw, napaka-talented. Parang ang hirap ma-approach, ganyan. Pero eventually, nung pinakilala po kayo sa amin as our life group leader, na-give up po yung impression ko po sa inyo. Talagang nakita ko po na, ay, napaka-loving naman, napaka-caring wow. naman sa leader ko. Praise pwede, God. Pwede na. Uy. Ayun po. Yeah, thank you MJ. Yeah, so confirm po. Yan, yeah, talaga pong impression ay masungit. Pero salamat sa Panginoon, nagbabago siya ng buhay. Yan. Yeah. At ganoon nga no, hindi talaga po natin maiiwasan eh, na may mga tao na dahil po meron tayong mga prejudgment na sa kanila, may mga prejudice na tayo, nahihirapan po tayong i-approach sila. Pero tonight, nakakatuwa po si Jesus kasi tinuturuan niya po tayo to see things differently. No, Jesus sees Matthew differently. He saw Matthew in a deeper way. No, hindi niya tinignan si Matthew kung sa outward appearance or sa kanyang mga ugly credentials o yung mga naririnig niya sa mga tao sa paligid. Pero si Jesus, tinignan niya si Matthew in a deeper way at kilala po niya kung sino talaga si Matthew. Kaya naman po, tinawag po niya si Matthew at nag-respond naman po si Matthew. Tama ba, Ate MJ? MJ what? Nag-respond ba si Matthew? So, ayun po, no? In verse 9 po, sabi po dito, Matthew got up and followed him. He immediately followed Jesus and left everything behind po. Imagine, yung tao na matagal na tumingin at sumunod sa galaw ng mundo, naiwan niya po lahat yon para kay Jesus, para po sumunod sa yapak ni Jesus. Yeah, amen. Tama ka, MJ. And parang naisip ko lang, ano kaya, no? Parang bigla na lang na tumingin si Jesus kay Matthew, pero that moment, biglang nag-respond siya na handa siyang iwan agad lahat. Sa tingin niyo, mga kapatid, ano kaya yung nakita ni Matthew, naramdaman ni Matthew, nung tinignan siya ni Jesus? Yan. Ate Tin. Ate, maybe po. At Matthew saw compassion in the eyes of Jesus. Kasi po, di ba, yung mga tao po, nakikita siya as a sinner dahil po sa profession niya. And kahit saan po siya magpunta, ay talaga marami po siyang bashers. Marami po silang bashers. So marami pong galit sa kanila. And pero po, this time po kasi, may isang tao na tumanggap sa kanya. And ang isa pa po doon, si Jesus pa po yung unang nag-approach sa kanya. Ang unang tao pong nag-approach kay Matthew, despite sa kung ano po siya. So, kaya po agad na agad po siyang sumunod kay Jesus. Yes, Ate Tin, thank you. Tama ka. Jesus has the eyes of compassion towards Matthew. No? Sabi nga nila, di ba, yung eyes daw, yung window ng ating soul. Kaya, di ba, dito nakita natin sa verse 13, sabi dito, but go and learn what this means. I desire compassion and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners. So dito, sabi ni Jesus, I desire compassion. Kitang-kita po natin yung heart ni Jesus patungkol sa mga makasalanang kagaya ni Matthew. No? Hindi siya judgmental talaga because ang una talagang lumalabas sa puso ng Panginoon ay ang kanyang pagiging compassionate. And I believe Matthew felt that even na isang tingin lang yon, pero tagos sa puso yung tingin at naramdaman ni Matthew kaya agad-agad sumunod siya kay Kristo. What an amazing experience with the Lord. Kaya alam ko din tayong mga kaalab, tayong lahat, meron po tayo sa mga kasama sa bahay or mga kakilala or mga tao na parang hirap-hirap ng paniwalaang magbabago pa or nag-struggle na tayo, parang hopeless case na. Pero tonight, let's be challenged sa ginawa ni Jesus. Let's look deeper, let's see them differently at lakipan po natin yun ng compassion. No, sometimes these people, they just need someone to believe in them. Someone na magpapakita sa kanila ng kind gesture. At who knows, di ba, sa mga moment po na yon na ikaw yung taong nagpakita, nagparamdam ng compassion sa taong ito, ay maidala po natin sila, madala po natin sila sa paanan ni Jesus. At mula po doon, maramdaman po nila na sila po pala ay pwedeng magbago at pwedeng mapatawad. Which will lead us sa ating second point po, which is Jesus forgives. So kanina, Jesus says, no,
Pangalawa, Jesus forgives. So sabi naman po dito, Ate MJ, ano nga po ulit sabi sa verse 13? Verse 13, but go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners. Yeah, amen. Thank you, Mehan. So dito naman po, no, nakita natin, natutunan natin that the very purpose of Jesus came into the world is for the forgiveness of our sins. So when Jesus called Matthew, naniniwala po tayong lahat na hindi lang siya tinawag, pero kalakip po doon ay patawarin po siya sa lahat ng kanyang mga naging kasalanan. Nakita po natin na kung gaano po talaga kadilim, kalalim, no, yung kasalanan na meron si Matthew. He was actually considered as a notorious sinner, a corrupt, no? Pero ano ba yung gusto ipakita sa atin ni Jesus dito, Ate MJ1? Ayun. So yes, Ate Kelly, no, sabi dito, Jesus wants to tell us po na walang malaki, wala pong madilim o karimari-marim na kasalanan ang hindi niya po kayang patawarin. At in this po, makikita po natin no, na how forgiving Jesus is. Sino pa man po ako? Or ikaw po, or ano ka pa man po dati, ano man po yung ginagawa mo, basta nakita po ni Jesus na nasa true repentance and humility ka, he is able to forgive us kasi nakikita niya po yung puso mo eh. Amen. Amen, Ate MJ. So lahat po tayo, we have this experience na na kinailangan po natin yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin, no? Kung alalahanin po natin yung mga past life natin, no, naranasan po natin yan, yung pagpapatawad ng Panginoon. At sabi nga po nung isang Archbishop, si Archbishop William Temple, sabi dito, your knowledge and experience of Jesus will be as great as your desire for Him. So, alalahanin mo kaalab, gano'ng kalaki yung kasalanan nagawa natin, gano'ng kadilim yung kasalanan pinanggalingan natin. Tapos, alalahanin mo, imbis na malungkot tayo pag naalala natin yun, garating yung isang kwento na somewhere along the way, si Jesus nagpakita sa atin at kahit gano'ng kalaki yung kasalanan natin, napakalawak ng kanyang pagpapatawad sa atin. At doong pagpapatawad na yon, tinanggap tayo at binigay po sa atin ng Panginoon ng buong buo nung namatay siya doon sa cross para po sa ating lahat. At ito po yung nangyari kay Matthew, no? Nung naranasan po niya yung pagpapatawad ng Panginoon sa kanya, ay talagang dinala po siya dito sa pag-witness, for witnessing, no? Witnessing for Jesus. Una po, sa mga kaibigan niya, kung babalikan natin, binasa na Ate Tid kanina, di ba po, nung in-invite siya ni Jesus na maging disciple, nag-celebrate po talaga siya, naghanda siya na isang malaking fest, no? At doon po, dumating ang kanyang mga kaibigan. It's like declaring na, oh, I am forgiven by Jesus, no? At ganun din kayo, no? Kung ako yung makasalanan, pwedeng-pwede din kayong mapatawad ng Panginoon. At talaga naman na hindi lang sa mga kaibigan, eventually no, nung nag-ascend na si Jesus sa heaven, nakita natin na si Matthew, no, he shared Jesus to the ends of the earth. Yeah. So grabe po, totoong-totoo po 'yung sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 27. Sabi po dito, "Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards." Yan. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Amen po ba mga kaalab? So di natin alam, no? Siguro, minsan parang hirap na hirap ka ng patawarin yung sarili mo. No? Parang hirap na hirap ka na rin, ha? Parang di mo magawang i-accept yung sarili mo. Or may mga disciples na pinagkatiwala sa atin si Jesus na parang minsan gusto mo nang huminto, gusto mo nang mag-give up. Pero kaalab, wag tayong titigil. Kasi once these people, no, experience the, truly, truly experience the forgiveness of God, no, hindi natin mai-imagine anong kaya nilang gawin kagaya ni Matthew. Pero ngayong gabi din, God is reminding us, mga kaalab, na hindi porke na we have a forgiving God, no? Meron na tayong license to sin again and again. Hindi po ganun. Kasi matuto po tayo sa buhay ni Matthew nung siya po ay nakatanggap ng total forgiveness from the Lord. Hindi na po siya bumalik sa dati. And kung titingnan po natin yung Gospel of Matthew, ang Matthew gave emphasis po sa need for true repentance. Kasi yun nga po, dahil na-experience ni Matthew
yung pong pagpapatawad ng Panginoon. At alam ni Matthew that the kingdom of heaven is near. So malapit na pong bumalik si Lord. Yan, excited po ba tayo sa pagbabalik ni Lord? At sana po sa pagbabalik ng Panginoon, matagpuan po niya na tayo ay repentant at matagpuan po niya tayo sa kalagitnaan ng kanyang presensya. Ayan. Pero mga kaala, meron pa akong huling tanong dito eh. Sa tingin mo ba, no, bakit nga ba naging tax collector si Matthew? Bakit siya nauwi sa ganung klaseng profession? Yan. Do you have any idea sa mga kasama ko po ngayong gabi, Ate Tin? Yan. Do you have any idea bakit kaya naging tax collector si Matthew sa tingin mo? I think po ate, because Matthew is blinded po. Kasi po, maaaring blinded po by desperation po ng money or hindi po natin alam. Pero I think po kasi if nauna po niyang nalaman na mali po yung profession po or yung way na tinatahak po niya, ay hindi po niya yung itutuloy. If only mulat lang po yung eyes niya kung ano po yung what is right, what ano po yung righteous in the eyes of God. Yeah, possible, no? Na pwede din, parang wala siyang ibang choice or yun nga, because of desperation. Yan. How about you, Ate MJ? Ate Mary Joyce? Yan. Ano kaya nag-contribute doon? Ayan po. Sa akin po, ano ate, siguro yung environment na meron siya. Kasi ate, nakita ko po yung sarili ko kay Matthew na ano, parang madaling mabilis ma-influensyahan kung ano yung nasa paligid niya. Ganun po kasi ako parang nakita ko po na parang yung dating ako na pagka nakita ko na, ay, in yun na, parang lahat ginagawa yun, kahit alam kong masama. Dahil ginagawa nung iba na nasa paligid ko, gagawin ko na din para makifit in, kumbaga ilagay yung sarili ko sa pwesto nila para naman makilala din ako, maging kaibigan ko sila kasi kilala sila eh. Siguro doon niya rin nakita yung pagtanggap na parang dito ko, pagka ginaya ko sila, tatanggapin nila ako. So, parang parang nabubuo yung sarili niya sa environment na yon, sa ganong environment ate. Yeah, oo nga, pwede rin, no? Parang peer pressure ate MJ, no? Yeah, yung malaking factor yung environment natin tsaka yung influence ng tao sa paligid natin. How about you, Ate Mehan? Do you have any idea or thoughts about this? Sa tingin ko po, dahil nga po may special gift si Matthew na magaling siya sa math, magaling siya into detail. Kada all. Oo nga po. Maari pong hindi po siya tanggap ng ibang tao dahil nga may special gift siya. And especially po yung family niya po, hindi po siya tanggap. Kaya po, siguro pinili niya yung profession ng pagiging tax collector at iniwan niya po yung own race niya at nag-serve siya sa Roman Empire. Yeah. So, possible, no? Kasi the Bible is silent, eh. Kung bakit nga ba siya naging tax collector. Nakikita na lang natin na tax collector siya. Pero, naniniwala ako na hindi naman pinanganak yung isang tao na gano'n na siya, eh. Na masama na siya. So marami din talagang nag-contribute kung bakit naging ganun si Matthew. At possible na yung mga shinare nyo nga ay pwedeng ganun yung nangyari. Pero ano ba yung gusto ipakita sa atin ni Jesus dito? Kasi sabi sa verse 12, di ba kumakain na sila Jesus eh. Yung background dito, kumakain na sila Jesus, kasama sila Matthew. And syempre, yung mga Pharisees, yung mga teachers of the law, hindi nila ma-accept yon. So, nag-comment sila. May basher sa paligid, no? Kay Matthew. Pero ang sabi ni Jesus, sinagot sila ni Jesus dito sa verse 12. Ang sabi dito, on hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. So, kung isa-isa, ang isang tao ay may sakit, anong kailangan niya? Healing. So, dito makikita natin, ang third point natin is Jesus heals, no? Parang, Jesus saw, yun nga sabi natin, hindi lang yung outward eh, hindi lang yung mga naririnig or ugly credentials si Matthew, but Jesus saw deeper and Jesus saw the assaults on Matthew's self-worth, no? Matthew was damaged. Matthew was sick and he needs healing from Jesus. Kasi siguro nga dumating si Matthew dun sa point ng life niya na ang paniniwala na lang niya, ito na lang yung kaya kong gawin, no? Hanggang dito na lang ako, a despised tax collector. Yan. Naranasan niyo ba yun, mga kaalab? Yung ganong moment sa life niyo na parang, hanggang dito na lang ako, ito na lang yung kaya kong gawin. Yeah. Kasi nga, ito yung dinidikta sa atin. No? Minsan, galing pa sa parents natin, ganyan. No? Meron po ba sa inyo nakaranas?
Nag-yes ka, ate MJ, too? Opo. Naranasan ko din po yung katulad ni Matthew na, ano po, nakakaramdam siya na hanggang dito na lang ako. Kasi ako naman po, nakaranas po ako ng sickness. And yung sickness ko po ay nakakapag-limit po sa akin sa mga maraming gawain. So, naranasan ko po yun yung feeling na, ay, baka hanggang dito na lang ako. Dahil nga po, nararanasan ko yung sakit and all the pains. Pero, praise God po, unti-unti po akong pinapagaling ng Lord. And, yung sakit ko po kasi, hindi po siya, wala po siyang total cure. Ayan. Kaya, feeling ko po, minsan, ay, hindi na ako gagaling. Pero, yung process po sa akin ng pagpapagaling ng Lord is, kasama ko po siya sa journey na ito. And yung healing ko niya po sa akin is on the process and yes. Kailangan ko po talagang pagdaanan kasama siya. Yeah. Praise God because I follow, like Matthew, I follow the Lord and He continues to heal me every day po. Yeah, amen. So, iba-iba talaga tayo ng battle. I can relate to MJ actually kasi nung college din ako. Parang nag-start ako sa nursing course, kanyan. And then, parang may medical exam kami, mga second year college ako noon. So, lahat kami lalas sa screening. And then, I found out na meron akong liver problem. So, parang gumuho yung mundo ko talaga. Tapos, nawala yung passion ko sa pag-aaral, ganyan. Talagang, wala na. Parang for the sake talaga, tatapusin ko na lang yung course ko, ganun. Pero, God was so gracious to me, alaga, naranasan ko na i-heal niya ako from that parang shattered dream, no? Kasi parang, alala ko, may mga professor ako, sumusugat talaga sa akin yung mga salita nila na, oh, pag may ganyan kang liver problem, tapos na ang nursing career mo. Ganun yung mga salita nila talaga. And hindi ko naman sila biniblame kasi hindi naman nila alam yung situation ko. Pero talagang sumusugat sa puso. Pero nung, yun nga, that is the moment na kinatagpo din talaga ako ng Panginoon. At yung sinasabi, parang pinrove ng Lord sa life ko na, yung sinasabi sa akin na tapos yung nursing course, yung career ko as a nurse, talaga pinrove sa akin ng Lord na hindi totoo yun because He is out. He is my God. Yun. At talagang nakapag-work naman ako and binigyan niya ako ng maraming opportunities. So, salamat sa Panginoon. Pero yun nga, mga ka-alab, lahat tayo, may mga bad experiences tayo. Iba-iba yung mga battles natin. And doon sa, habang dumadaan tayo sa process na yun, talagang merong sumusugat sa atin. Imagine si Matthew. Imagine lang po natin si Matthew, di ba? Parang sanay siya na tinatawag siya sa iba't ibang pangalan siguro, no? Nasanay na rin siya na yung mga tingin sa kanya ng mga tao, mapanghusga, mapanuri. Siguro dumating na rin siya sa point na kahit yung sarili niya, hindi niya na kayang magustuhan. Or parang he was truly, truly hated, no? To the point na kahit siya mismo, hate na rin niya yung sarili niya. Kaya can you imagine, no? Jesus knew everything about it. Jesus knew his pain. Jesus knew his hurt. Alam ng Panginoon yun. At dahil doon, hindi lang pagpapatawad yung binigay ng Panginoon kay Matthew. But his total healing. Healing of his heart, his spirit. Napakabuti ng Panginoon. At yun ay, yung nagpagaling talaga sa kay Matthew, sa mga sugat niya and wounds niya in the past is the unconditional love of Jesus. Ganun po kalalim, ganun po kalawak, ganun po mapagmahal ang ating Panginoon. At talagang kayang tunawin ng Panginoon ang lahat ng hurts natin. Salamat sa Panginoon. At dahil po dun, no, akala natin it was just a simple call para sa ibang mga tao. Simple lang, tinawag ka, Matthew, son of Alphaeus, follow me. Pero kay Matthew, hindi po eh. Hindi po yun simple lang. For him, it was an extraordinary call. It was so special. Kasi po, for the first time in his life, no, someone called Matthew in his name. Someone looked at him with so much love, compassion, and acceptance. At that call transformed Matthew's life. No, that call, talagang dinala si Matthew into witnessing Jesus to the ends of the earth. So, kaya naman po, kung titingnan po natin, no, mula po dun sa binasa nating account kanina, sa Matthew 9, no, parang wala na pong iba pang na-mention bukod sa nililista siya as part of Jesus' disciples, ganyan. Pero pagdating po sa Acts chapter 1,
verses 13, dito po, verse 13, dito po natin makikita na talagang si Matthew po, nung na-encounter niya si Jesus at naranasan po niya yung pagpapatawad ng Panginoon at pagpapagaling sa kanya ng Panginoon, talaga pong nagtuloy-tuloy siya ng paglakad sa Lord. At dito, mababasa natin, sabi dito, when they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James, son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, son of James. So dito, kasama si Matthew doon sa nag-receive ng Holy Spirit sa upper room. At talagang nakita natin, tuloy-tuloy ang pagbabago, ang transformation. At talagang naging witness si Matthew ng pagpapatawad at ng pagmamahal ng Panginoong Jesus. Salamat sa Panginoon. At alam ko, kaalab, tayong lahat din, no? Lahat po tayo ay may ganitong experience. Or kung sa iba pa man, yung mga napadaan pa lang, or first time po namin nakasama tonight, siguro gusto mo rin yung maranasan. Nakita natin yung sarili natin kay Matthew, eh. Believer or non-believer, lahat po tayo nakarelate sa kanyang buhay ngayong gabi. And tonight, I just want to invite you in a prayer, no? Ngayong gabi, lumapit po tayo sa Panginoon. Hindi nalalayo yung buhay natin sa Kanya. Hindi nalalayo yung buhay natin. Nakakarelate tayo kay Matthew. Let's just come before God and be authentic. So, siguro, may nagawa tayong kasalanan na sobrang laki, sobrang lali. At parang feeling natin, ito yung naglalayo sa atin sa Lord. Nag-rub ng joy sa mga puso natin. Kasi feeling natin, hindi na tayo tatanggapin ng Panginoon, eh. Feeling natin, hindi na tayo mapapatawad, no? Pero ngayong gabi, pinakita sa atin ng Lord na sobrang lalim ng pag-ibig niya sa atin at sobrang lawak ng kanyang pagpapatawad para sa atin. So, pwedeng-pwede po tayong lumapit sa Panginoon. If you are truly repentant, no, and in full posture of humility, kung lalapit po tayo sa Kanya, papatawarin po niya tayo. At sa mga kaalab ko naman, na hanggang ngayon, meron pa ding wounds, meron pa ding pakiramdam na I'm not enough, no? Di pa ako sapat. Parang hindi ako nagpo-progress, no? Wala na yata akong pag-asa. Kapatid, hindi yan totoo. Huwag mong tanggapin yan because hayaan mo ang Lord na i-heal ang iyong memories, i-heal ang iyong kaisipan, ang iyong puso mula sa mga sugat, no? Mula sa mga sugat na dala ng mga salitang narinig natin. So tonight, let's just come before God. Yan, sama-sama po tayo mga kaalab. Let's just pray. Yumuko po tayo, ipikit po natin ang ating mga mata. At magpakatotoo po tayo sa harapan ng Panginoon. Wala naman po talaga tayong itatago sa Kanya. Sabi nga doon, Jesus sees everything. Our heart, our pain, our hurts, our sins, no? Wala po tayong itatago sa Kanya. And ang tangi lang po natin pwedeng gawin ay lumapit sa Panginoon ngayon, humingi ng tawad. At magpakababa po tayo. And let's be desperate. Lord, heal us. Lord, forgive us. Lord, you know why we are here. You know, Lord, that we are sick, we are weak, we are struggling within. We cannot hide it, Lord. You know us, Lord, and we ask, Lord, for your forgiveness tonight. Lord, iparamdam mo sa amin, Lord, na kahit gano'n pa kalaki, kalalim, kadilim, Panginoon, kaya mo po kaming patawarin, Lord God. Lord, these sins, Lord, make us sick and weak. Forgive us, Lord, and cleanse us, Lord. Renew our minds, Lord, and renew our hearts. Maraming salamat, Lord, sa buhay po ni Matthew na pinakita mo sa amin, Lord, kung gaano ka mapagmahal at mapagpatawad na Diyos. And Lord, I just pray, Lord, i-break niyo po lahat ng mga maling perception namin sa inyo, unang-una sa lahat, Lord God. I-break niyo po ang lahat ng limiting minds namin. Lord, iahon mo kami, Lord, sa depression, sa hopelessness na dinala sa amin ng pandemic, Lord God. Lord, i-break mo pong lahat ng doubts namin, Lord. And Lord, I pray right now, Lord, restore the joy of salvation upon our hearts. Lord, ignite the fire once again. Lord, ipaalala mo sa amin na, Lord, malawak ang pag-ibig mo. Pinatawad niyo po kami, Panginoon. At Lord, mula doon sa pagpapatawad na yon, Lord, pinakita mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. Lord, restore the joy in our hearts. Restore the power, Lord, and transform us. Ibalik mo ang apoy, ang sigla, Lord, ang passion, Lord, sa pagkilala at pagmamahal at paglilingkod sa iyo. Help us to believe again in your promises, Lord. Lord, heal us, Lord. Kahit gaano ka imposible, Panginoon, walang imposible sa iyo.
Lord. Kahit sinasabi ng mundo na imposibleng magbago kami, kahit sinasabi ng mundo na imposibleng gumaling pa kami, Lord God, Lord, sa'yo walang imposible. And we cling to your promises, Lord. We cling to your, for who you are. You are our healer, our restorer, Lord God. And tonight, Kaalab, if you want this kind of relationship with God, gusto mong maranasan ang pagpapatawad, ang kanyang kagalingan, at gusto mo siyang tanggapin at pagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Let's, samahan mo ako sa panalangin na ito. Tumapit tayo sa Kanya. Let's open our hearts. And let's welcome God, Jesus, to become our Lord and Savior. Ikaw ay bagong believer, napadaan ka lang dito, at nagsasalita at ini-invite ka ngayon ng Panginoon. Come and follow me. Come and follow me. Lord Jesus, ako po ay sinner, ako po ay makasalanan, Panginoon. At hindi ka tanggap-tanggap, Lord God. But tonight, Lord, I ask for your forgiveness. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan, Panginoon. At Lord, pinubuksan ko po ang aking puso. At tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagpapatawad sa akin, pagtanggap sa akin at sa iyong pag-ibig. At alam ko, naniniwala ako ngayong gabi, Lord God. Ako po ay sa langit pupunta. Lord, I will follow you, God. I will follow you. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, salamat po kung kayo po ay sumama sa amin sa pananalangin. Ay, pwede po ba mag-comment po kayo sa ating comment box? Ayan. At kung kayo po ay wala pang life group, mag-comment din po kayo at meron po mag-reach out po sa inyo. Ayan. Salamat po mga Kaalab sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi. And meron po tayong reflection question tonight. Yan. Yan, makikita niyo po sa screen. Okay, let's take time po to reflect. Yan. Sabi po dito, in what specific area of your life that you need God's forgiveness and healing? And after experiencing Jesus' unconditional love, how would you extend it to others?